So, welcome guys sa aking channel at today, magre-review tayo ng cheap markers na nabili ko online. So, ano pa bang hinihintay natin, no? Buksan na natin. Ang gagawin ko ngayon is i-arrange natin siya one by one. Siyemay, nahulog. Kalat dyan. Oh my. Ito, may dito muna natin siya ilalagay na para ma-arrange natin yung kulay kasi napakadami na talaga. Ako yung nahihirapan na. So tayo muna natin, no? All yellow. Nice, nice. Then violet. Then all this pink. Oh. So ayun, nilagyan ko lang ng ano, mga luma kong marker na binili. Ito ay Touch 5 and yeah, this is sponsored. Yun, baka naman. Yun, so pwede ko na siyang maayos. Nabaksa natin. Okay na to. So, gagawin ngayon natin is ito testing ang bawat kulay kung maganda ba o hindi. So, simulan na natin. Thank you.
So ayun, natapos ko na rin ang pagtesting ng color, no. So nilista ko lang siya. And ang mga napansin ko is yung kulay na nasa pen, nasa ano niya, takip, is hindi kakulay. Tulad na lang nitong 3. Wait, zoom in natin. Itong 3, kung makikita nyo, hindi siya magkakulay, di ba? And itong 4, especially 4, yun, malayo yung kulay niya. So kung mapapansin nyo, hindi pantay-pantay naging color shading ko, ay yun dahil kasi iba yung kulay niya. So medyo nalito ko at pinilit ko ng mga adhesive, pero ayun, naging magulo pala niya. So ang isa pang plus ng marker na to is, tingnan nyo naman yung kamay ko, may mga pen na nag-leak na. So siguro kaya yung iba is may mga pen na nag-leak na at yung iba wala ng tinta. So siguro ang dahilan kaya kung bakit yung iba walang tinta is nag-leak yung mga marker. Yun, so hanggang dito na lang muna itong video na to. So hintayin nyo yung part 2, which is itetesting na natin into drawing kung maganda ba itong marker na nabili ko. Yun lang. Out.